Okay, this is the new Glorious Model O 2 Wireless Edition. Successor ng Glorious Model O Wireless na very impactful. 2 years ago, kahit na may mga noticeable cons, still minahal pa rin na nakakarami. Kaya ating alamin kung anong klaseng Model O ang hinain sa atin ng Glorious ngayong 2023. Okay, this is priced around 5,000 pesos dito sa Pilipinas. Same with other releases na katapatan din ni Glorious syempre. This time, according to Rotobox Philippines, 2 years warranty and plus 1 if i-re-register mo sa iyo yung unit mo. So, 3 years of total security ng investment mo. Opening this up, Glorious suggest na i-update natin yung firmware right away by simply downloading their Glorious Core software sa website nila para yung latest and best version yung nakapaloob dito bago natin bugbugin. Laman na box ay yung 2.4 GHz wireless dongle plus extender, paracord type C charging cable, manual, stickers, and the gaming mouse itself. Gaya ng dati, no extra skates, no included grip tapes. First glimpse, it has a new ambidextrous body and design na somehow familiar pa rin naman. I should say, it is still the famous Glorious Model O shape na in-improve or in-enhance ng onti para mas maging mabait sa kamay. Significantly, naging shorter at mas ramdam mo iyon sa back part kung papaano natin i-grip ang isang gaming mouse. Para sa akin, ha, gumanda yung pagka-slope ng hump niya, hindi pa forward or rear masyado. Naging problema ko kasi sa Model O first gen is masyadong mahaba pababa yung hump. May hinahanap akong comfort kapag nangigigil na ako maglaro. Kung weird mag-claw grip sa first gen Model O noon, doable na ngayon dito. So, nakita ko agad-agad yung better result in terms of gripping dito sa second generation. Para sa akin, itong adjustment ng onti sa shape or dimensions nito, mas naging versatile wireless gaming mouse ito, lalo kumbaga na i-correct ni Glorious yung hanap ko or hanap mo sa isang Model O before. Actually, worth mentioning din na it has a very identical shape with Razer's Viper lineup. Parang naging ganun yung outcome na mas busog pa rin ng onti kaya satisfying sa kamay. You can tell the difference. Yes, mas narrow top and low profile si Razer Viper na kailangan ko pang i-squeeze ng onti yung kamay ko para ma-grip na maigi iyon. For reference, there are people na into those gaming mouse na nasa back palm ang gustong support talaga, like the Lamzu or the XM2WE, Ninjutsu Sora, Pulsar X2. Keep that on mind na medyo iba ang bigay nito sa mga iyon. Pinakamadaling sabihin siguro is yung preferred shape mo is malapit sa Razer Viper lineup or Model O wireless pa rin. Similar pa rin yung give nito pero hindi masyadong low profile sa pakiramdam. Ideally, it is for medium to large hand size, but for my hand size na 17.5 na medyo small to medium, hindi siya naging too big for my hand. Masasabi kong hindi natin agad kakailanganin na Model O 2 minus variant, kahit na knowing Glorious after ilang months siguro magkakaroon din agad dito ng mini version. Okay, sa build quality, this time is very impressive. First from hexagon, now in rounded hole design, which is personally mas neat and mas okay para sa akin. Totally mas kaya kong i-ignore or totally hindi maramdaman na may butas-butas design yung gaming mouse na hawak mo. Usapang durability na rin, ito na ata yung pinakamatagal na gaming mouse with holes na nahawakan ko. Other Honeycomb wireless gaming mouse releases, kasi kahit na okay at matibay naman yan, yes, may ibang parts ng mouse na medyo may kalambutan pa rin. Alam natin yan. Lalo na sa ilalim, kumbaga understood na yun eh. Dito sa Model O2, lahat ng parts ng kanto rock solid talaga. I think ayaw na rin mapahiya ni Glorious this time na naging big deal masyado yung QC issues sa mga releases 2 years ago. I am surprised din na for a gaming mouse design with holes na ganito katigas lahat ng parts with RGB, Bluetooth, with a bigger battery capacity, di man ito yung weight trend ngayon na under 60 grams, na manage pa rin ni Glorious gawing posible yung 68 grams dito. Again, despite of having of these full pack features na somehow comparable with SteelSeries Aerox 5 na nireview natin last year, ganito yung dating, 75 grams na po iyon. The weight distribution is dead center, no problems at all. It's a 68 grams wireless gaming mouse na feels like 68 grams talaga, or to be honest, parang lower pa nga. Para sa akin, ayun na rin yung ganda ng shape and proper dimensions for this kind of gaming mouse feeling. I think mas importante iyon kaysa sa ibang wireless gaming mouse na lighter nga pero feels heavier because of the shape and size na hindi compatible sa'yo. Moving on, improve overall coating na kapansin-pansin. Hindi siya kasing smooth black and clean tignan, but while using, you can see and feel the benefit kasi it's more textured, mas grippable na hindi basta forma lang. Hindi siya matte black na naglalangis yung itsura na oil and fingerprint magnet. Base sa paningin ko, medyo graphite matte black yung vibe niya, so kayo na po ang humusga. Pero ang pogi din ng white variant, hindi may pagkakaila. So 1 and 2 buttons installed with their proprietary switches in collaboration with Kales, which is alam naman natin, ito rin naman yung Kale 8.0 na kinasanayan natin with 80 million clicks lifespan. Pero marketing wise, nag-expect lang ako ng ibang main switches sana para mas maging interesting pa. But again, with regards to performance, no complaints ako. Very responsive, very crispy, at the same time light pa rin. I like this better compared to other wireless gaming mouse ko na naka-Kale 8.0 switches din. I think ito na yung resulta ng inintroduce nilang new design or way for the 1 and
2 clickers mismo para maging separate part and mechanism ng gaming mouse talaga. Nagustuhan ko rin po yung pagnaraw nila ngayon sa design or shape nito mismo, less accidental side clicks if nagpapabother sa iyo yung ganun sa ibang wireless gaming mouse or previous model o version mo. Sarap din ng ganitong comfort grooves talaga na mas lock in yung 1 and 2 fingers natin for trigger action. Wala namang OA na pre and post travel na nakaka-apekto sa feeling and performance. Scroll wheel naman, isa sa pinakamasasabi kong charm ng gaming mouse na ito. Sobrang solid one piece design, dead silent din talaga kapag ini-scroll, which is pabor na pabor sa akin. Ang ganda ng feel ng traction at pag-trigger. Wala akong masabi as of now, if familiar kayo sa akin, less appreciative ako sa mga scroll wheels talaga. Lalo na't halos iisa na lang talaga ng encoder na ginagamit, lesser na rin yung wow factor. Pero dito ngayon, satisfied ako sa change and implementation talaga, 2 or 3 times better compared sa first model O version. DPI button adjuster is still on top, nakaatras naman ang bahagya para hindi natin aksidenteng mapindot. Side buttons, no complaints ako, good overall actuation and location for my right thumb. Makikita din natin dito sa sides ay yung dalawang signature RGB strips ni Glorious na tinest natin 2 hours on with 100% brightness, never namang uminit sa kamay ko. If babalikan po natin yung overall design, wala na dito yung overwhelming Odin logo niya, meron na lamang dito sa mid top, which is mas okay for my liking. Sa ilalim naman, still the 4 corner famous G skates, which is for me, sana pinagtuunan nila ng pansin gawing iba man lang sana, gawing bigger or wider top and bottom combination for a change lang, o kaya gaya ng option sa model din na pwede kang mag-adapt ng bigger gliders in between para masungkit yung mga taong gusto yung mas slidey gliding experience pa. Pero sa performance side, very smooth tracking, flicking and landing experience dito. Sensor equipped naman dito ay yung kanilang BAMF 2.0 up to 26K DPI level, which is technically, alam naman natin ito rin si Pixar 3395 na pinaka-latest flagship sensor as of now. It does what it needs to do, zero performance issues, top of the line healthy sensor performance, FPS gaming, at saka emphasize na rin natin na ito po ay tri-mode wireless gaming mouse. Yes, ngayon with extra Bluetooth 5.2 LE kung tawagin, kasabay na ating 2.4 GHz wireless connection for competitive FPS gaming. Ideally, recommended mag-switch tayo sa Bluetooth kung productivity or on the go lang naman ang usapan, task or workload para ma-maximize natin yung battery capacity up to 210 hours. At pag competitive gaming, syempre kagaya ng Valorant, CSGO, Apex Legends, sa 2.4 GHz wireless tayo para zero delays and zero lag wireless performance talaga, na kaya umabot hanggang 110 hours pag RGB off, which is impressive na rin ha. Other wireless mouse kasi na walang RGB up to 70 hours max lang. So yeah, ito yung trade-offs ng isang Glorious Model O2 wireless ngayon na mas mabigat ng onte kumpara sa ibang releases ngayon, pero ito yung klase ng trade-offs na baka mas mag-benefit or mas convenient naman pala para sa ibang end user. Pagdating naman sa gaming, it's a solid overall result, alam nyo na yan. Ito yung proper and ideal combination ng shape, comfort and plastic material na solid one piece feeling at good implementation ng coating na nasasalat mismo namin. Satisfying 1 and 2 button, 68 grams weight for stability at saka yung perfected size ngayon para sa kamay ng Pinoy, nag-enjoy ako. Wala akong naramdamang irita, alinlangan or hindi ko kayang gawin kumpara sa na-experience ko sa Model O last year. For reference, nanggaling ako sa Pulsar X2 Mini na pinaka main gaming mouse ko, and now I still made a good result and numbers in game again dito sa Glorious Model O2 Wireless. If ako ang tatanungin nyo, ano nga ba ang negative sa produkto na ito? Wala, walang problema. Sadyang tumaas lang siguro yung wants and expectations natin para sa isang upcoming gaming mouse release for this year 2023. Tsaka sa sobrang congested na rin siguro, dami na rin kasing trending at successful performance-based wireless gaming mouse with no holes, no RGB at halos lahat na okay namang bilhin. Siguro naghahanap lang tayo ng extra special pa. Another factor din siguro is we wanna see or we are rooting for Glorious to step up their game by implementing those new tech like the 4K falling hertz rate, etc. etc. Pero ngayon, I think gusto lang talaga ni Glorious na magpaka-Glorious talaga. It's their signature na rin nila na ayaw nilang patayin, or I should say gusto nilang i-revive yung butas-butas gaming mouse design with RGB. Since ayun na rin yung nakalinya or inaantay natin sa kanilang Glorious Model I lineup. Imagine yung circle kasi ng ultra lightweight below 60 grams mouse ngayon na sobrang hype, na for me, again, very saturated, parang iisa ang patutunguhan. Ang hirap maghanap ng malawak na separation sa bawat isa unless may option na mini size, diba? For example lang, kung titignan natin ang Ninjutsu Sora sa kalagitnaan ng Pulsar X2 at Lamzo Atlantis competition, di ba sobrang challenging gumit na sa mga iyon? Sapat ba ang 45 grams na weight ni Sora? Sa tingin ko hindi. Kaya for me, nag-focus si Glorious sa group of gamers na solidified, nagugustuhin pa rin sa RGB, fans sa butas-butas sa design, na again, isecure yung future model o users talaga sa nakalipas na 2 taon. Pero the proper term siguro is nag-risk si Glorious, yes, pero calculated pa rin. Pero part ng evolution, I think tama naman yung hinaing and understanding ng ibang reviewers. Ako,
value wise, I still have mixed feelings pa rin naman dito sa Glorious Model O. Para sa akin, ang magsasalba sa negativity na napapansin ng iba for this kind of a release is the price point. Gawin nilang mas mabait, 4,300 to 4,500 instead of competing sa stand ng Lamzo at Pulsar na 5,000. Kung hindi kayang pababain yung weight, eh at least pababain mo na lang yung presyo, diba? Much better if magpo-focus pa rin sa Glorious bilang brand for people, that would be more appealing. Para sa akin lang naman, pero sakaling sasabihin nyo na much better choice ang Model O Pro last year because of its lighter weight, for me, hindi. Iba ang appreciation ko sa isang gaming mouse. Di ko kayang i-take yung too much compromise sa plastic quality para lang maisakatuparin yung 55 grams na weight. Sa ganitong product, quality and reliability yung satisfaction ko. So yun lang, yun po yung take ko or ibang side na baka tama or hindi. It's up to you na lang talaga. I'm not here to make an argument or debate. It's just my two cents. Yun lamang po, maraming salamat sa panonood. God bless.